pinasukan ng magnanakaw. So another opportunity na naman ito. Hindi lang siya focus sa ayan, tapos na tinanggal yung kalawang, tapos mamasilya naman ngayon, no? Ngayon yung itsura ng Montero. Pwede yung pa-picture? Sige sir. Tindalan kayo ni? Pag bisa munta ka rin, no ka rin dumalan. Ha? Napunta tayo dito sa tagong-tagong lugar, ha? Walang bahay sa paligid. Hello, what's up guys? Utang vlog ito. At ngayon sa utang vlog natin, pinasukan ng magnanakaw ang katabing shop natin. Ito shop ko eh. Malis lang yung stop ko kasi may kinuwang stock sa bodega. So ang ninakawan is ang MRF. So kaya may pulis ngayon dito. So ang nawala sa kanila is pera. Ngayon ang lakad natin is bibili tayo ng bagong kandado. Hapon na nung lumabas ako dito sa vlog na to, kaya mababa na yung araw. Nung banda dito yung araw, pagka nagbablog ako, alam na umaga ako umalis. Kapag yung anino papuntang kanan, ngayon papuntang kaliwa eh. Wait natin. Nakatabingin. Namimiss kong bumili ng kung ano-ano sa SM Pampanga, kaya pupunta tayo ngayon doon. Ngayon, madumi yung motor ko. So, alam ko merong nagkakarwash sa may bandang Robinson sa harap ng SM Pampanga eh. Or automotive shop. Hindi ako sure, no? Sana carwash siya. Para kahit nasa loob tayo ng mall, eh nalilinis yung ating motor. Pero tignan natin, ikot muna tayo ng Robinson bago tayo mag-park sa SM Pampanga. So, sa SM Pampanga naman, kahit naman saan pwede kang mag-park. Kapansin, kala nila sliding yung clutch ni Z. Hindi po yung clutch, yung gulong po yun. Diba walang traction control to. So pagka pinihit ko yung throttle, malakas yung impact sa gulong. Kumbaga parang pinipitik niya kagad. Kaya ito yung favorite. Very responsive. Masarap siyang laro-laruin kasi talagang sumusunod sa throttle mo. Kumbaga, di ba pag naglalaro, gusto natin maliksi, yung very accurate, yung palaban ba. Kaya ganun, parang sliding clutch. Kasi ang odometer reading nito, it's nasa 5,000 pa lang. Yung ZH2 ko nasa 11,000 na. Lagpas yung taon na natin ginagamit yung ZH2. Kaya pala tayo may utang vlog guys, di ba? Nung nakaraang week, wala tayong upload nung Tuesday. Then nakapag-upload na lang ako nung Saturday na. Lakas nun ah, napasigaw pa siya eh, no? Hindi tayo nakapag-vlog nung nakaraang Tuesday dahil nag-off-roading kasi tayo, no? So 2 days kasi yun. Ang plano is i-upload ko sa camping namin. Kaya lang nagloko yung aming internet na Starlink. Hindi naman lahat ng lugar malakas ang signal ni Starlink eh. Apat pa kami nakakonect. So hindi ako nakapag-upload. Kaya ito yung utang vlog natin sa kalagitnaan ng Tuesday and Saturday. Napasin nyo? Parang nag-sliding siya pag binibigla ko. Ay, pumreno yung truck. Ibig sabihin, may papasok. Ingat kayo sa ganyan ha. At saka yung paglili kong ganyan, huwag nyo muna lulusutan. Hanggat hindi clear yung nasa harapan mo kasi pwede siyang huminto nun eh. Dapat i-anticipate mo rin yung paginto niya. Maraming nadadali sa ganyan. Dito sa paggawa natin ng video sa YouTube, tinasama ko kayo sa aking buhay, sa mga ganap sa aking channel. So ngayon, masaya akong ibalita sa inyo na magiging bahagi tayo ng isang organization
organisasyon na kung saan isa rin sila sa mga nakakatulong sa ating lipunan. Sa July 15, isa tayo sa kanilang guest of honor and speaker. So, hindi ko muna sasabihin kung anong organisasyon ito dahil ayoko munang maasog yung ating mga plano kasi nangyayari talaga yun, no? Kwento-kwento tapos hindi matutuloy. Medyo nakakasakit ng damdamin din, eh. Alam mo yun, nag-expect ka na pero hindi natuloy. So pagkatapos ng July 15, hindi ko alam kung kailan ma-upload, balitaan ko kayo. And ayon sa leader nila, pwede naman i-vlog yung aming event sa July 15. Ang sumunod na good news ko naman sa inyo is, 'di ba, tayo ay nakakapag off-road na, yung camping ganyan, 'di ba? Kasi meron tayong 4x4 na Montero. Dahil pinasok natin yung mundo ng off-roading, meron pa ni bagong pintuan na bumukas sa atin. So another opportunity na naman ito. Hindi lang siya focus sa pagmumotor. Motor yung mga nakakasama natin, malaki yung chance na makakasama din tayo sa mga nag-o-offroading na 4x4. Kaya naman may sinagawang event si Jack Episodes. Tayo ngayon ay magpa-participate sa kanya. Although malayo pa siya, August 5 pa yun, eh. Pero excited na talaga ako. Ito yung gusto ko, yung magkakaroon ng invitation camping na ganyan, then mag-a-attend ka. Kasi ang saya dahil pinaghirapan mong i-build yung 4x4 mong vehicle. At yun pagdating dun sa event na yun, eh proud kang i-present sa madla ang iyong binild. So, merong nakaka-appreciate, merong hindi, pero ang sarap lang sa feeling pag merong nakaka-appreciate, nakikita nila yung sakyan mo. Oh wow, ayos yung build mo, ah, saan mo nabili, ganito ganyan, kwento-kwento. Tapos maganda na yun sa'yo, higit na may mas maganda pa dyan syempre. So ikaw naman ngayon, na-inspire ka, so, nagkakaroon ka ng idea, pwede mong gayahin. Parang sa ordinary car meet lang yan, di ba? Yung mga usual na coaching nakikipag-attend sa car meet is yung mga naka Honda Civic SIR, mga ganyan yung mga build nila, di ba? Sarap i-present sa mga tropa, hindi naman sa pagyayabang, kumbaga gusto mo lang makita na may makaka-appreciate ba sa build mo sa inyong sasakyan o kahit sa simpleng tam bike sa motor, di ba? Meron tayong mga sineset up sa ating motor, so ang saya kapag ka, di ba, puro mga riders ang kausap mo. Ganun din sa mga car meet and itong event na sasalian natin. Ito po ay open for 25 rigs. Camping ito sa Tanay Rizal, gaganapin sa Laparisukat, August 5 to August 6. So doon matutulog, camping kasi siya, no? So ganun, excited ako. At supportahan natin si Jack Episodes. Isa rin siya sa mga pinapanood ko pagdating sa pag-o-offroad. Hi, Tata Wayne, Tata Wayne. Kasama si Doggy. Padlock lang bibiling ko, napadpad ako ng SM Pampanga. Kailangan ko kasi magbayad ng utang ng vlog sa inyo. Sorry kung minsan hindi na nakakapag-upload based sa schedule. Kailangan lang talaga ng extra manpower ni Reed dahil ang dami kong mga transaction na kailangan ako yung pupunta. Hindi naman pwede magkaroon ng proxy sa vlog. At isa nga pala na dapat nating bilhin bukod doon sa padlock, 'di ba? Nasabi ko nga, guest of honor and speaker tayo. So kailangan nating magbarong, mag-slack na pantalon at leather na sapatos. Pero gagawin ko na lang 'yun kapag ka nakasasakyan na lang. At kailangan may cameraman para alam niyo na, may vlog din natin 'yon. Dito padlock lang muna kasi 'yun lang kaya kong dalhin. So ito 'yung sinasabi ko, guys, hindi siya car wash, automotive shop siya. So hindi tayo makakapaglinis habang nasa mall tayo. Magpa-park na lang tayo sa SM. Ang alam ko, ang SM Pampanga ang pinakamahabang mall sa Pilipinas. Totoo ba 'yan? Ang kalahati ng SM ay San Fernando. At 'yung kabila naman is Mexico. Ganda ng plate number, 120. Ngayon magpa-park tayo, ganda ng Hilux, oh. Magpa-park tayo sa likod ng Ace Hardware kasi doon tayo bibili. Ayun, may slot. Ayun. Sakto, guys. Kung may nagtututbrush pa dun, oh. Kailangan, wala tayong iiwan dito. Baka manakaw ba? Siguri pasok na natin dito. So ang kinagandaan sa tank bag na to, pwedeng shoulder bag. At mukhang mapapatagal ako dito sa SM dahil nauuhaw ako, ah. Mukhang mapapabili pa ako ng inumin, ah. Pagpipili kayo ng riding pants, ah, dapat maraming bulsa. Ay, baka may sticker ka dyan. Pauwi ka na?
Papalabas, oo. Oh, under time. Oh. Ingat ah. Thank you. Under yeah. Time ka? Hawak natin ang oras. Ay, yeah. Sana all! Bato kong padlock eh. Padlock? Oo ba, let's go! Pag-abloy ka, sir. Thank you. Ngayon hindi ko alam saan ako pupunta. Yung paglabas ko kasi ngayon para mag-vlog, walang plano. Sinabay ko lang yung pagbili ng padlock. Ang gusto ko talaga Yale, pero sinadjust ng mga followers natin na nag-work dito sa Ace Hardware. Shoutout pala sa inyo. Abloy daw. O, eh sila yung mas nakakaalam sa product na binibenta nila. Di abloy, mas mahal nga lang. Ang problema kasi dun sa Yale, sa una talagang okay, napakatibay niyan. Kasi di ba pag sinasara mo yung padlock, pak, di ba may spring 'yon. Tapos may ngipin 'yon, di ba? So yung ngipin niyang 'yon, katagalan kakabukas sarak, napuputpud 'yon. So yun kasi yung naglalak sa padlock, di ba? So itong abloy, wala siyang spring na ganoon. So pag pinihit mo yung susian, doon lang siya maglalak. Uy, oh, baba, ayun naka CRF oh. Ayos. Ayos oh, astig. Saktong-sakto pala para maipakita ko sa iyo ng konti yung Montero. Puntahan natin yung paggawa niya ngayon. Nandun siya sa Mr. Fix, Santa Lucia, San Fernando, Pampanga. At para makita din natin yung improvement. Kasi kinakalawang na yung pangilalim niya eh. Siyempre yung naunang mayari, wala na siyang pakialam dun eh. Basta ibenta na lang eh. Eh subscriber natin yung mayari dati. Kaya nagtiwala ako. Kaso nung nagpa-lip ako sa next gen, doon namin nakita na marami nang nangangalawang sa under chassis niya. Sa akin, okay lang din. Kaya ko naman ipagawa. Kaya nagtanong ako ng maayos dun sa follower natin kung may issue ba, honest issue, ganun. Wala naman daw. Ganun talaga. Kasi ako, ilang araw ko palang nagamit yung Montero, nakita ko lahat ng issues niya eh. Pero yung naunang may-ari, mas diyamak na kilala niya dapat sa akin niya kasi siya yung naunang may-ari at mas matagal gumamit dun before napunta sa atin. Pero ganun talaga, second hand is second hand kung paano mo siya kinuha sa previous owner. Eh ganun na siya. Pero ang sa akin lang is tinanong ko naman kung ano yung honest issue. Wala naman daw. Ganyan talaga. Bumili ka ng brand new kung ayaw mo nang may issue. Diba? Second hand yan eh. Imposibleng walang issue yan. Kaya ko lang natanong yung honest issue para pagdating sa akin ng sasakyan, alam ko kung ano agad yung papagawa ko. Tulad yan, hindi ko alam na nangangalawang pala yung under chassis niya. Dapat hindi muna ako nagpa-set up ng suspension. Diba? Inuna ko muna yung under chassis repair. Diyan sa Mr. Fix, nakaset up na yung Montero natin. Ngayon pa lang siya ipapaayos sa pangilalim. So, sinabay ko na yung hilamos sa kanyang body fenders para alam mo yun, pogi, tignan si tatagal naman sa akin yun eh. Eto na yung kantong papasukan papuntang Mr. Fix. Eto lang yung kanyang landmark and then nandito na tayo. Sir, nang pakalapit ang gano'n mo? Ayun o. Nalakang boss red. Ayan, tapos na tinanggal yung kalawang tapos mamasilya naman ngayon o. Para pante yan eh. Tamang tindya kanya yan. Ah, wow. Pero alam mo yun eh, naman pemante. Welding talaga okay mo yan. Sinaw kami ng sira. Yan ba yan pante-pante? Dito nga doon, makanya nila kaba. Oo, kaba na pin eh. Oo, yan oh, bus-bus siya. Oo, yan eh, kaba na oh. Para oh, leko mo lang din. Kalawang yan ano yun. Mas grabe itang ganyan. Bala mo lang, milyari. Wow. Ay, nuko. Ewan, more than picture, pemicture mo yata. Wapit. Ngayon yung itsura ng Montero. Yan kanyan, pamante niya mo. Ban double protection. Ayan yung ating, ano, meron na tayong ganito, snorkel. So ayan, nahilamos. So kaya tinawag na hilamos kasi lilihain lahat. Ayan, ang dami yan, tama o. Oh. Ito po, dahil nag-bubbles, ibig sabihin butas na to kaya... Butas yan, i-re-repair ko yan. Magpauna na ako. Thank you sir, thank you. Dito ko na pinark yung motor ko eh. Kasi baka lumubog dun sa grabe eh. Ngayon naman guys, pupunta tayo sa Florida Blanca at may nag-message sa page natin. No, buti wala akong ibang lakad ngayon. Nag-request na baka pwedeng bisitahin yung kanyang coffee shop. Florida Blanca, kailangan natin pumasok sa San Fernando downtown. Ganyan naman tayo eh, mas dihamak na gusto kong tinutulungan yung mga yung hindi sobrang sikat na business.
kasi kailangan nila yung advertisement eh. So ngayon, dito na tayo magpapagabi sa kanilang cafe. And I'm sure hindi lang cafe yung tinda nila, may mga tinapay din yan sigurado. Ang pangalan nung cafe na pupuntahan natin is Simply Cafe. Napaka-humble ng pangalan, ano? Dati pa siya nagre-request ng pasyalan ko at nagtanong pa nga magkano yung bayad. Ako, hindi na tayo nagbibigay ng ganyan, no? Yung ma-appreciate lang nila yung vlog natin at yung makatulong tayo sa business nila, eh okay na sa akin yun. Wala naman bigat sa akin yun eh. Papasyal, iinom ng kape, ganun. Bagong open lang guys eh. Dapat kasama ako dun sa grand opening, kaso talagang nagsasalubong yung schedule ko. Nagpapabili pala ng mani yung asawa ko. Bilan natin ng mani, bulsa ko na lang. Malis yung nagtitinto eh. Dito na tayo bumili, kasi di na ako dadaan mamaya pag-uwi ko dito eh. Pabili po. Magkano yung malaki? 70 po yan. Yung mga 50 pesos ganun. Ah, okay. Sarap po. Apo. Marami, boss. Super dami. Super po. Super, oh, super. Yan, boss. Yan, yung mga ganyan. Kasi 50 pesos eh. Kailangan super. Yan. Thank you, ma'am. Sir, nice to meet you, dad. Hello. Pwede yung pa-picture. Sige, sir. Ay, vlog. Habi ka. Tama ako. Siyempre. Ay, naka-rota. Sir, oh. Thank you. Simpuhan din kita. Sa oo nga, dito pa nag-park eh, no? Thank you. Sige sir, sige. Siyataon naman sir. Oh, sige, naka-vlog ako. Mobile rescue. Mobile rescue. Ayos, ayos. Thank you ha. Punta lang akong Florida. Nagdadalawang isip ako eh, kasi walang stinger. Thank you ha. Okay, thank you. Ingat. Bye. Ang haba ng Fortuner. 20-seater. Okay, so nandito tayo sa kanto papasok na Florida Blanca. So ito yung tinatawag na Olongapo Road. So pag diniretso mo yan, papunta ng Bataan and Olongapo. Ngayon, magra-ride tayo dito. And then 9.5 kilometers na lang yung kanilang cafe. Hindi na ako nakapagpa-wash ng ating bike. Nako, sarado pa yung daan. Paano to? Saan ako dadaan? Patay, pinapabalik ako ng ano, pinapabalik ako ng Google Map. Sarado ya po yung dalan kaya ta sir, mo karin ko kaya pwedeng tumalan. Kining kitang palengke naning Florida. No karin ko po kaya pwedeng tumalan. Magbalik po kaya po eh. Ay magbalik? Ah, okay. Di ba may ating pagwaran sa rin? Ah, okay. Para irrigation yun eh. Para may irrigation doon. Ah, irrigation. Ah, okay po. Nalabas ka ron. Sige po. Ligaw na. Thank you. Thank you po. Ayan ha. Apa. Nalabas mo ron tulay ka ron. Parang kita. Okay po. Thank you po. Ito nga oh. Okay, goods. Ito yung munisipyo ng Florida. Hala. Walang lumabas, patay tayo. Saan yung Simply Cafe? Pinapadiretso pa ako eh, hindi pala dito eh. Kaso sarado yung tulay. One way, no entry. Tindalan kini? Pagbisa akong munta ka rin, no ka rin ko dumalan. Mag-team kami. Hali, pagbisa akong dumalan ka rin, no ka rin ko dumalan. Kahit lang ka. Kena boss. Kene, kene. Kene, yung kanto kene. Ah, okay. Pag-iruan. Direktor ne. Kene. Oo, boss. Ah, sige. Thank you ne. Punan. Direktor. Ah, okay. Alas speaker. Atin. Dama na. Dala ba pa? Mag-gym kayo? Oo, boss. Ah, oo. Oo. Bukas. Bukas. Ano yun? 6 p.m. na. Wow. Oh. Okay, thank you. Thank you, boss. Alright. Ingat, ingat. Thank you, thank you. Thank you. Ingat. Nare-route ako ngayon. Iba ng kalsada, dinadaanan ko. So, yung pinin sa akin ng Google Map is yung dating pwesto nila. Lumipat pala sila ng pwesto. Yung luma ang na-search natin. Naku. Napunta tayo dito sa... tagong-tagong lugar ah. Walang bahay sa paligid eh. Papa-offroad pa tayo ngayon oh. Hirap talaga pag wala sa plano yung lakad eh no.
Naku, buhangin. Kahinaan to ng Z1000. Kaya nga kapag sa kalsada, makakita ka lang ng buhangin, manginigas ka eh. Kasi alam mo, hindi kakapit pag bumengking ka eh. Pagka ganyan, bawal prenuhan. Puro bypass yung dinaanan ko ngayon, no? Pero daanan talaga siya, daming dumadaan naman eh. Yun ang maganda dito. Parang bumalik ako sa main road ah. Parang dito ako dumaan kanina. Mapasyal kayo dito sa cafe na ito or kung mapasyal man kayo sa Florida Blanca, pakidaanan nyo tong coffee shop na pinuntahan natin ngayon kasi talagang pinaghirapan ko siyang hanapin. Hindi na lang ako makakabalik dahil meron tayo isang salita. Mukhang ito na yun, oh. Itong building na to. Ayan, yung Simply Cafe. Ganda, ligaw-ligaw na. Pero nakarating pa rin, no? Hello! Hello po, hello po. Oo, nakita ko kanila. Hindi ko. Sir. Ah, saka doon na kami doon eh. Oo nga, naligaw nga ako eh. Bigyan nyo siya ng special blends na ano, mixed berry. Hindi ano na yun, complement. Ah, complement. Ah, okay. So hanggang anong oras kayo? 10 a.m. to 10 p.m. Minsan umaabot ng 11. Client kasi namin dito, mga airport. Ah, airport. Ito yung bus airbase. Ako nga pala, base airbase na nga pala yun, sir. Maraming... Alam ko sa YouTube ko lang napapanood eh, alam. Dami nilang pinatikim sa akin, guys. Meron naman dito clubhouse, tapos may french fries. Sarap. The best. Shoutout po sa girlfriend ko, tsaka sa kuya ko po. Ano na pangalan? Idol na idol ka. Si Bon Jan Polso, tsaka sa mga barkada ko po na kakaalis ko lang, sabi nila, wala ka na daw. Hindi sabi mo, nandito ako. Uy, nandito na ako guys, nandito si Boss Reed. Sticker. Thank you, Boss Reed. Bye-bye po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Kita ko sa railway. Out, out. Boss siya. Yun. Dami kong take out guys. Basta tape lang ang baon. Thank you, thank you. Salamat din. Oh, tuloy na ako ha. Ayan, thank you, thank you. Thank you, thank you. Sulit yung lakad ko ngayon. Ang sarap nung pagkain doon. Tsaka mura pa. Ang dilim dito guys. Sulit yung adventure ko ngayon. May nakikita akong signage ng Hesitex. Mukhang ito yung palabas ng tollgate. Ay no. Naku, saan kaya to? Naliligaw ako. Ah, dito pala. Saan to? Mayroon akong napadpad dito. Ah, toll gate na to. Parang nakakalito. O, toll gate nga. So, kung hindi ako naka-big bike, sinerge ko yung bahay namin. Maliligaw pala ako, mapupunta ako dito, no? Buti na lang, 1,000cc tundal ako. At may load yung RFID. Dito na lang natin tatapusin ang ating vlog dahil gabi na naman. Maraming salamat. See you next vlog. Ah, dito pala ako. Doon sana ako bobomba eh. 3, 4, speed.